Hello. So, welcome back. May job tayo ngayon. Nagagawin tayo. Video card. Ito, ating bagong job. Yan. MSI video card. 8GB yan. So, 8GB siya. Yan. Nagagawin lang natin ang video. So, dinala yung desktop dito. Wala siyang display. Ayan. Sabi dito ng may-ari. RX. MSI RX. RTX 580. Armor 8GC. So, no display. Lagay. No display. Check natin. So, medyo madumi siya. Ayan ang kanyang modelo. MSI Ryzen RX. RX pala, hindi RTX. RX 580, Armor 8GC. Tanggalin ko yung mga tornilyo. Hindi pa siya nabubuksan. So, madumi siya. Bali, nasilip-silip ko lang yung ilalim. So, tanggalin natin ito. So, before nung bilhin, hindi pa siya nabubuksan. So, tayo pala yung makaka-virgin ng sticker. Ayan. Okay. Check natin. Galaw-galawin natin. Ayan. Ayan, sobrang dumi. Ayan. Mukhang napakarami ng dumi. Okay. Okay natin ito. So, dumi siya. Isa yan sa reason bakit wala siyang display. Okay natin ito. Wala tayong pamalit yan. Kaya, ano to? Sumarami siya, oh. Tapos ito pa. Meron naman tayong pamalit sa ano. Pero, hindi pa natin nasasabi sa customer, eh. Kung palit siya na. Kasi wala siyang display. Okay. At papalitan na yan kasi madumi na. Tanggalin natin ito. Ayan. So, madumi. So, linisin ko lang siya guys. Tanggalin ko yung dumi. Sa basurahan natin yan. No? Ayan. So, yan. Nakalinta na siya. Action lang natin. Ayan na. Lipin natin sa microscope.
Okay, wala tayo nakita ng ano. Testerin natin siya. Saan mo pala ito? Saan ito? Tulog? Okay. So, diet mo tayo. For straight pin, kung shorted, so hindi. Then from the right, 3 pin, 4 pin, so hindi, shorted. Yung coil natin dito, shorted tong coil. Shorted ba? Ito. External power supply. Hindi naman siya shorted. MOSFET. Sa buo ang fuse, buo sabuo siya. Yan, ibig sabihin nakit natin yung mga fuse, wala kasi ako nakita ng shorted eh. Bukod lang dito. Ito yung mga plus. Okay, we're gonna show you this way. And then display. So, check natin siya by ohms. So, ang ohms natin ay 0.3. Ito, ang ohms. 5.6 kiloohms. Itong coil na to 13 ohms.
8 ounce. And then 9 4 ounce. Division 3 ohms di 5 ohms. Kunin natin yung panglagay yung ating okay, hello, ready setup na, na-setup na natin. So, testing natin ngayon kung alin yung missing. So, ito yung ating coil. So, ito ay so, wala tayong schematic, wala akong schematic para dito. I think itong coil na ito ay siguro ito ay talagay ng 1 volts, 5 volts, 12 volts ito matik. So, tapos ito siguro ay sa memory. So try natin, power on natin siya, power on, check ano ba itong coil na ito. So, sa GPU, 9. So, ito yung. Okay, ito ay 12 volts. Ito, 12 volts. Ito ay 5 volts. And this is a 12. And this is a 3.9, 3.8. And ito ay 1.5 para sa RAM and 1 volts. Okay, try na natin. So, complete yung supply. Ang problema natin, wala tayong display. Complete na. Ito ay check natin ito, makawala ito. So, okay naman siya. May nagsising along sa labas. So wala tayong supply and wala siyang display. Kompleto yung ating supply, wala pa lang display. Pakita ko sa inyo. Baka naman nagka-display na. Linisin ko nga ito. Hindi ko pa pala nalinis. So, try natin dito. Salang natin dito. So, yan. Salang, isalang ko na siya. Tingin natin. Hindi wala nakasakasama ang ating keyboard.
Nagbudo na naman ang wiring ko. So may ano kasi kanina, nagpunta yung may-ari ng computer, dala yung computer. So tinasing natin ito video card niya. So wala pa rin display. So tinasing natin ang bagong video card. So gumana naman naka-display. So ayan. Wala pa tayong hard disk. Okay, we'll ready set up na. Power on natin. So may ilaw naman siya sa keyboard eh. Wala lang siyang display. Yun yung issue nito eh. Ayun, may ilaw siya. Pero walang display. Parit pa rin. Issue niya. Yan, nag-detected. Tapos embed siya. Display. Lipat natin sa ibang port. So wala pa rin. Na-try ko na sa lahat na. So, wala pa rin siyang display. So, lagyan ko siya ng modes. Okay. Try natin mamatay. Nag-boot. Tingnan natin sa level 10. Ano display. Sa level 10 may display siya. Power up. Pero pag dito hanggang display power on natin. May ilang keyboard. Wala. Detected. Wala. So, no problem. Okay, complete ng voltage. Wala lang. Display. So, ito. Ayan. So, kanina ko pa siya. Inspection. So, nag-microscope inspection ako. So, I found kasi about sa testing kasi natin, kompleto naman yung voltage niya. Ayan. So, chinik ko mabuti. Pinakamalinggit na pyesa using microscope. Chinik ko siya. Then, may nakita akong isa dito. Nilinis ko na rin ito maigi. So, hindi ko pa siya nililinis ng lacquer blue. Ayan. So, mayroon ako dito guys na nakitang isa na itong pinakadulo na ito, natanggal pala sa capacitor. Dine-replace ko na siya, pinalitan ko na siya. So, makikita natin sa microscope. So, hininangan ko na siya. So, natanggal pala yung isa niyang connection na isang kanyang paa. Ayan. So, ito kasi, it's connected siya sa data line. Itong, ano na to, itong mga capacitor na ito, sa data line siya siya eh. Napakahalaga niyan. Lalo na at missing yung kumpletang supply pero wala tayong display. So check natin sa microscope, pakita ko sa inyo. Ayan, hindi. So hindi ko na na-off-cam ko na siya kanina. So pakita ko lang sa inyo microscope natin. Kasi nag-try na ako naghanap ng schematic, puro lahat ay binibenta. So wala tayong pambili ng schematic. Medyo mahal yung schematic, then hindi ko kilala yung mga sites. Ayan, pakita ko lang sa inyo sa microscope. Yung ating hininangan. So, ito yung hininang ko siya isa. Ayan.
natin siya, guys. Ayan. Mapansin nyo, yung capacitor na yan. So, bagong hinang na siya. Ano, ayan o. Mapansin nyo, may hinang na siya. Magandang camera. Okay. Ayan o. Mapansin nyo, hininang ko na yan, guys. Itong isa na to. Pinakadulo. Ayan. Nahinang na siya. Tapos nahinangan ko na yan. Ayan. So, ito yung nawawala na isa data lines. Missing connection. Ayan. So, nasa clock kasi yan, guys. Clock. Ayan. Itong connection na yan. Ah. So, yan yung nawawalang isa. Isa rin niya sa posibilidad na possible walang display. Kasi about testing natin, so nakita naman natin kanina na kompleto yung mga voltages natin, voltages. Pero wala tayong display. Yun. Pag ganun, nakapag-repair na rin kasi ako noon before about sa clock, yung ganun sa display. Isa yun sa possible issue. Ayan, so wala naman ako ibang hininang dyan o ginalaw, wala pa akong ibang ginagalaw. So may natanggal siya na isa. Dito. So, naikabit ko na siya. Hindi ko na siya napakita sa camera. Ayan. Talagang inisa-isa ko. Binagalan ko ang pagmamicroscope. Paghahanap sa microscope. Yung pinakamaliliit na parts. Kasi, kompleto yung voltages niya. Ngayon, pag ganun kasing kompleto yung voltages natin, wala tayong missing. May supply ang memory. May supply ang sa ating VRAM. So, may supply yung ating controller, lahat, supply siya, walang missing. So, available lahat supply na ito. 0.9 or 1 volt, pupunta yan ng GPU, pupunta dito. Supply din sa mga power IC na yan, meron siya kompleto. Tapos yung ating 1.5, supply para dito sa ating VRAM, kompleto din siya. Ayan, so wala naman tayong nakitang sunog o ano. Na-inspection ko siya maigi sa microscope, so medyo matagal ko lang siya, matagal lang siya na inspection sa microscope. Talagang ultimo yung pinakamalinggit na yan, ina-inspection ko yan. Lalo't ang problema natin ay wala tayong sunog, wala tayong shorted, wala kasi tayong shorted sa mga sa ano eh, wala akong nakitang shorted. Ayan, so inisa-isa ko talaga yan, ultimo yung dulo na yan, ganyan. So wala naman ako nakita dito na kaya na hinala. So ito lang yung isang nakita ko na isang kaya na hinala. So napakalaking bagay nito sa mga kapasitor na yan. Minsan tinitester ko yan isa-isa. So dito napansin ko sa clock siya nawala. Sa clock, sa display yan. Napakahalaga yung bagay na to. Kailangan nandun siya yung kapasitor na yan. So napansin ko kasi natanggal yung dulo ng kapasitor, yung nasa baba niya, nasa lower part natanggal. Tapos hininang ko na lang siya, dinikit ko. Ayan. Yun lang yung napansin ko sa kanya, nakita ko. Then wala nang iba. Ayan. Wala naman akong ibang ginagalaw pang iba. Di yun pa lang. Sana gumana siya. Saklak kasi yun. Napakalaga na. So wala pa rin. Wala akong na-download na schematic. So subok akong bumili. Pero hindi ko kilala kasi yung mga sites na mayroon. So sa Russia pa. Russian language. So nahirapan ako mag-search sa online. Ayan. Kaya pinost ko yung video, then nag-search ako. So testing ko lang ulit, baka yun lang yung issue. Subukan ko lang siyang i-try. So, hindi ko pa siya natatry. Sana yun lang. Kasi wala talaga ako nakitang ibang ano. Pag hindi gumana, so wala. Suko na ako. Saka ma-microscope ko sa ating inspection, abstract inspection. So wala kasi akong schematic. Susukuan ko na siya kung hindi siya gumana, guys. Try ko lang siya. Saksak. Gumamit tayo ng DP port. So, mabilisan lang. Pag ganyan, wala akong heatsink. So, mabilis na ako mag-testing pag ganito. Yan. Subukan lang natin kung mag-display. Yung missing sa clock is yan yung nawala niya. So malaki din yung isang posibilidad na kaya wala siyang display. So, yun lang yung nakita kong nawawalang piyesa. O, nawawalang connection. So, i-testing natin siya.
Huwain na natin yung display para hindi magtagal ang heat, ang init ng ating video card, kasi kailangan natin siyang patayin agad pag umilaw yung keyboard doon. Yan, so patayin natin sa display. Yan, nasa VGA tayo, mayroon tayong 10 seconds din, kailangan umilaw yung sa ating keyboard. So power on natin siya, power on. Yan, so mabilisan lang, kailangan pag umilaw ang ating keyboard, watch this. Kailangan mag-connect siya ng display. Ayan, umilaw. Ayun, may display. So, magandang balita. Success. Napakasimpleng bagay. Kailangan lang talaga ng mahabang oras. Ayan. Ganun siya katagal i-inspection. Lalo't pag mga wala tayong nakitang ano, sunog. Wala tayong nakitang nabasa. So, wala naman ako nakitang nabasa eh. Ayan. So nagkaroon siya ng display. So ang gagawin natin is matapos ko na yung inspection ng pinakamaliliit na piyesa ng pinakakarayom, pinakamadulo ng karayom na pinakamaliit na mga parts, na inspection ko na yung sa microscope eh. Kaya na-pause yung video natin kanina, kaya ko pinause. Ayan. So, malinis naman siya. Then ibalik ko lang yung mga tinanggal ko. Ito. So, test, balik lang natin itong mga to. So, hindi ko muna siya papalitan. Wala pa namang go signal yung ating customers about sa mga thermal pad. Thermal pad kasi ito. So, wala pa naman siyang go signal about sa replacing. Plain lang natin to para pagbalik natin. At least nagka-display siya, guys. So, masaya ang ating customer nito kasi nag-game siya eh. Nangihirang mga sa akin ng video card. Sabi ko kay sir, wala po sila kong video card na mapahiram eh. Kaya. Tapos dinala niya na yung CPU pa uwi. Taga Bagong Bayan lang sila sa harap ng Cherry. Bagong Bayan, harap ng Cherry. Ayan. Tanggalin lang natin yung mga dami. Dito pa naglinis. Sorry sa aking station. Sala ang linis. Linisin ko lang yung pan. Wait lang guys. So yan, nalinis ko na siya. So okay naman yung dealing natin sa ating customer nito na sa presyo ng video card. So 8 gig kasi siya guys. Okay naman yung usapan namin ng customer. Kasama na yung diagnosis ng kanyang desktop. Kanyang system unit. Kasi dinala dito. Kasi 8 gig ito siya guys. 8 gig siya. Then, nasa 20,000 ito pag binili. So, about dun sa repair, sa napag-usapan naman ng customer, okay naman siya. So, deal price is success. Okay yung dealing price namin. So, natanggal ko na yun. Nalinis ako na nina. Nalagyan ko na rin ng kunting thermal paste. So, dadagdagan ko yung nilagyan ko kanina para sa kanyang GP chip. Yan. So, nalinis ko na rin yung kanyang dito. So, happy yung customer kasi mapupush yung kanyang games eh. Naglalaro kasi siya. So, may happy siya. Makukuha niya ngayon yung ating repair ng video card. Hindi ko lang ito. Dine-chat agad natin yung may-ari. Para makuha yung kanyang video card. Pinagawa natin doon sa ating customer kanina, nung tumawag kasi siya sa akin, sabi ko diagnose niya, tinuruan ko na nga eh, para libre na ito, ano, services sa kanyang bahay, hindi niya siya pupunta dito. Sabi ko baka GPU lang, clean mo lang sir,
try mo sa onboard niya. So, tapos tumawag yung nanay niya. Sabi ay, try na daw niya lahat. Okay, dinatry niya. Di sabi ko, dali na lang dito. Ngayon. So, pinadala na lang natin siya dito. Okay, di pa natin ito palitan. Hindi pa, wala pa namang issue sa ano. Medyo madumi na siya, dapat pinapalitan na rin niya. Pero, mahal kasi yung thermal pad. Yung ganito. So, alamin natin ang go signal. Siyempre na may-ari lagi. Kung bibili siya or mapagsasagaan pa. Ayan. Oops. So, dito, wala siyang thermal pad. Walang nakalagay. Ayan. Wala naman nakalagay dito. Dito lang sa taas. Sa upper lang. May budget yung customer. Eh, pwede naman yung lagyan. Pero may sticker siya dito eh. May sticker nga. Dito. Okay, hindi naman ganun kagailangan siguro ng thermal pad ng MSI na to. Oops. Na siya na dikit. Ano siya? Lumapat sa maayos. Ano yung nakabili ng ano? Price? KFC? Magkano? 62? 45 ka kunti eh. Okay na yan kaysa mag-iiyak si Athena. 62 ang binili. Baka kasi ayan, so tapusin lang natin. Tornilyo ko lang siya guys. Isip ko kasi baka gusto mo. Then salang natin. Then stress test natin. Okay, tapusin ko lang tornilyo. Ayan. So, tapos ko na siyang tornilyo guys. Okay na. Linis na. Nilinis ko na yung kanyang itching. Malinis niya. So, paproba na lang natin yung customer sa kanyang thermal pad. Kasi bibilihin din kasi, medyo mahal yung thermal pad guys. Eh. So, wala tayong pang-abono sa thermal pad. Paproba natin yung sa customer. Laging ganun ang ating ginagawa para alam din ang customer. Bago mo siya palitan. Kasi sayang pag pinalitan. Sige na, thank you. Sige na, kaya na. Mag-work pa, daddy. Ayan. So, hindi natin yan nilinis ng alcohol o talamahal o lacroplu. Sa paintbrush lang yan. Tingnan natin dito. Alam na natin kung dire-diretso na bagay yung may display kanina o nagpatakam lang. Try natin. Gamit natin ang IDP port. Tapos 8 pin external power supply. Okay. Sanapit. Pating sensor. Yan. Set up ko na siya, guys. Ayan na. Set up na yan. Power on natin. Power on. Okay. Check natin. This way. Yan. Then magra-run yung ating sa modes para testing ng sa kanya memory. Okay. Ano tayo? Nagre-reset yung aking ano, BIOS chip. Okay. Ayusin lang natin siya. Eten. Eten to save. Enter. Enter. Okay. Check natin kung magkaroon ng error sa kanyang memory.
Kuran, ating moves. Okay. Power off. So, done. Walang problema ang memory. Walang problema ang ating DRAM ng ating video card. Salpa ko lang yung ating hard disk. Isa lang natin yung hard disk. Okay. Okay, yan, kasalang ng hard disk. Okay, power on. Booting na. Ayan, may lumabas. Ayan, so check natin. Ayan, stress test natin siya. Ibat lang siya. Restop yung pan. Iikot yan kapag uminit. Okay, hindi pa yung nagde-detect. Antayin natin ng counter. Device manager. So, hindi pa nakala na yung driver. Magamat detected siya, hindi pa yun, guys. So, pag nira natin yung GPU tech power up. Hindi pa siguro nakaano. Wala mabasa it. Ayun, detected na pala siya. Yan na. Yeah. So, detected. Yan, nakalagay ay 8 gig. Yan. So, run natin nating port mark. Port mark. Okay. Run natin siya. Stress test. So, hindi ko alam kung kayanin ng aking power supply. Baka mag-shutdown siya. So, mahina lang yung power supply ko. Yan. So, try natin. Sana kayanin. Hindi mag-shutdown. Huli natin ang sensor. Yan. Full load. 100%. GPU load ng ating. Yan. Ng ating GPU load. 90%. Okay. Yung iba, walang ano siya. TDP. Ibang video card, yung iba meron. So, depende sa setting siguro sa manufacturer ng video card. Try lang natin 'yan. Speed siya, lumakas yung pan. Lumakas na siya. So, yun na lang naging error niya. Madumi. Bukod sa madumi, maraming gas, yung memory niya at saka yung kanyang power controller IC. Ang lumakas ng panya kasi naka umiinit kasi siya. Kasi mainit siya, oh. Lakas ng buga. Overheated siya. Kaya yan. Lakas. Antayin lang natin ang ganda mag-stable. Okay. So, ayan. Naka-full speed tayo. Yung fan. So, ayan. Kanina pa po natin tinetesting. Ayan. Hindi siya namamatay. So, yung temperature natin, ayan, mataas na siya. Okay. Okay na po siya. Magana na nung maayos. Wala nang problema. Ayan. So, naano ko na yung customer, na-chat na natin, hindi yung kukunin na lang. Okay? Okay na siya. Yip. Gano na siya. Antayin ko na lang yung ating customer para sa pick up na kanyang GPU. Ayan. Taga Lumang Bayan. Lumang Bayan, Antipolo City. Okay? Hanggang dito na lang ating repairs.
Salamat po sa inyong panonood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? See you in the next video. Bye-bye.